Patay ang helper sa isang meat shop matapos pagtatagain ng kanyang katrabaho sa Lipa City. Ang insidente sa pool sa CCTV. Tutukan niyan sa report ni Denise Abante. Sakuha ng CCTV footage na ito mula sa isang establishmento sa Barangay 4, Lipa City, makikita ang isang lalaking tila may hawak sa isang kamay at may kausap na maya-maya pa ay hinila na ito. Maya-maya pa makikita rin ang isang lalaking nakapula na may suot na bag habang may isa pang lalaking naka-t-shirt ng itim na nasa ibaba ng hagdan na tila pinaaalis umano ng lalaki ng hila. At nang makaalis na ang dalawa, bigla na lang tinaga ng lalaki ang 22 anyos na biktima. Nakatakbo pa patungong banyo ang biktima ngunit dito na siya na corner ng suspect at patuloy na pinagtataga. Ilang minuto pa nakalipas, makikita ang pag-akyat ng lalaking nakaitim at may kinuha habang lumabas naman ang lalaking na naga sa banyo na tila walang nangyari. Bumaba bahagya sa hagdan ng lalaking na naga at bababa na sana ang lalaking nakaitim nang biglang bumalik at sumilip sa banyo kasunod ng suspect. Pagkatapos ay umalis ang nakaitim na lalaki na parang walang nakita habang naiwan pa ang suspect. Pasado alas 5 na ng umaga kanina nang ma-report ito sa pulisya. Sa investigasyon, magkakatrabaho sa isang meat shop ang mga lalaking nakuhana ng CCTV camera na nag-inuman pa kagabi bago ang insidente. Magkakasama rin umanong umalis sa lugar ang suspect at ang dalawa pang lalaki pagkatapos ng krimen. Inaalam pa ng pulisya ang motibo sa pananaga. Hindi pa namin masigurado kung ano yung possible na naging motive ng suspect. Kasi according po dun sa boss ng mga empleyado is maayos naman daw po yung relasyon nila. So wala din po silang maisip na dahilan kung bakit nagawa po ito ng suspect. Ayon naman sa nobyo ng biktima, wala siyang alam na kaalitan ng kanyang nobyo lalo na sa trabaho. Wala po siyang nakakaaway niyan. Alam po yun ng amo niya na mabuti po yung makasama. Wala po yung nakakasama ng loob diyan. Sa ngayon, patuloy pa rin ang isinasagawang manhunt operation sa kinaroroonan ng suspect at dalawa pang lalaki. Panawagan naman ang nobya ng biktima. Sana naman makonsensya kayo. Di nyo man lang inisip na may mahihiwa na tao yung pinatay nyo. Grabe kayo. Bahala na yung Diyos sa inyo. Kahit siguro Diyos, di kayo mapapatawad sa ginawa nyo. Napaka-arumandumal naman yung ginawa nyo eh. Ayon naman sa pamunuan ng barangay, mas hihigpitan pa raw ang pagpapatrolya ng mga tanod para sa seguridad at kaligtasan ng mga residente. Paitingin natin dito yung ating dagdag na pagbabantay at pagmumonitor sa ating nasasakupan at the same time, makuha natin yung full details ng ating mga tao sa nasasakupan para meron tayong pagkakakilanlan. Dinala na sa isang punerarya sa Lipa City ang mga labi ng biktima habang hinihintay ang mga kaanak nito na mula pa raw sa Gumaca, Quezon. Tumanggi na magbigay ng pahayag ang employer ng biktima habang sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuha na ng pahayag ang mga kaanak ng nasawing biktima. Kasama si Kel Ravaca, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog.